2017 and may good news kami sa inyo. Ngayong araw na ito ay may sweldo na kami sa YouTube. Yay! Okay, so, pero bago ko sabihin sa inyo kung magkano ang aming kinita ay mag-explain muna ako sa inyo kung paano nangyari yon step by step. So, na-monetize kami ng August last year. And then, pero nag-start kami ay parang 2019 ng September. Yun yung first video na nag-upload ako. And then, nag-stop ako. Hindi na ako nagtuloy. Parang sabi ko, parang hindi ito ang gusto ko. Eh, nangyari naman, naka-maternity leave ako noon. So, walang magawa. Nangyari naman, nag-pandemic. Walang work yung asawa ko. So, parang March yata, nag-start na ulit akong mag-upload ng videos. Kasi, parang sabi ng asawa ko, mag-YouTube channel kayo. Sabi ko, sige. So, March ulit kami nag-upload, nag-start na mag-upload ng videos. March yata or February. Tapos, August, doon kami na monetize. Tapos, tuloy-tuloy na. And then, nung time na yon nakikita ko, nagiging parang, nakikita ko yung revenue, parang $7, $30, parang basta $37. Nagtataka ako, pag chinek ko siya, nang the other day, magiging parang $7 nga. $7. Tapos biglang magiging $20. Sabi ko, ano ba ito? Iba-iba siguro pa ako. May manood. Tapos biglang wala manood. So, sabi ko, parang wala naman yata ang gustong manood ng videos namin. Kasi parang hindi lumalaki ang aming kita. So, parang tinatamad ako noon. Parang maggagawa lang ako ng video pag sinabi ng asawa ko. Pero talagang nakakatamad gumawa. I mean, mag-edit. So, pero sige pa rin ako. Sige pa rin kami. Upload pa rin ng video. Upload, upload. And then, noong last month, may nagde-delete ako ng mga emails ko. Nakita ko sa Gmail account ko, may nag-message na galing sa Google AdSense na kailangan ko daw ayusin ang aking payment method. So, binasa ko siya, hindi ko siya pinansin. So, delete pa rin. Then, mga ilang weeks, sabi ng asawa ko, ano nang nangyayari sa ating channel? Sabi ko, alam, tinatamad ako ka akong mag-edit. Wala namang napapala. Guys, aminin natin. Kaya tayo gumagawa ng video or nag-upload ng video sa YouTube. Aminin na natin. Kailangan natin ng pera. So, pera-pera lang. I mean, sa akin to, hindi ko naman nila lahat. And then, sabi niya, mag-upload lang tayo, mag-upload. Pasasaan ba at may mapapala din dyan? Eh, sabi ko, sige. So, Sabado yata yun. Or Linggo. Sabi na sa ako, magkano na bang kinita natin? Sabi ko, titignan ko kako. Di nag-sign in ako sa YouTube studio. Nakita ko doon, ang expected revenue daw namin is 191. So sabi ko, paano mangyayari yun? Eh, hindi nga kasi tumataas. Tataas, bababa, tataas, bababa. Paano magiging 191? So, ang ginawa ko, kinalikot ko yun. Sinikot. Noong August 7, August nag-start yung mga videos namin na may bayad. Kasi yun yung na-monetize kami. So, August, so, yung mga in-upload ko ng
July pababa, wala pa yung bayad. Nung time na yun, ang may bayad lang ay yung August. So, chinek ko, sabi ko, oh, mayroong $7, may $13, may $26, may $37. And then, chinek ko ulit, chinek ko pataas. Nung November, kasi ang YouTube, hindi ka pa susweldohan hanggat hindi nag 100 yung iyong ano, yung mga videos mo. I mean, hindi siya nagre-reach ng $100 yung amount. Kasi nga, sabi ko sa inyo, every month may bayad yung mga ano, yung mga videos, yung mga nanood ng ads. So, na-reach namin yung $100 pala is nung November. Kaya pala na may email sa akin na ayusin ko daw yung payment method ko. Kasi parang pasusweldohan na nila. Eh, since hindi ko nga siya pinapansin, wala naman ng gana. So, dead ma lang. So, nung chinek ko siya, mayroon na ayusin ko daw yon. So, nag-sign in ako sa Google AdSense. In-enter ko yung bank account ko. Tapos, nag-email ulit ang Google AdSense na para daw ma-verify yung aking account number na nilagay is kailangan kong i-enter yung amount kasi nag-trial ang Google AdSense na magpadala sa account ko. Kaya legit nga yung account na in-enter ko. So, nag-send pala sila ng pera, hindi ko inintindi. So, ang in-enter kong ang amount doon is, ang nakalagay kasi is below $1 ang pamimilian. So, ang pinakamalaking amount doon is 99 cents. So, hinulaan ko lang, in-enter ko lang yung 99 cents. Mali. Mali pala yun, mali. Eh, 3 attempt yun. So, dalawa na lang. So, kinabahan ako ng time na yun. So, sabi ko dun sa... Kasi hindi ko nga inintindi. May kausap ko sa messenger. Sabi ko, babay muna kasi hindi ko maintindihan itong pinadala sa aking message dahil kausap kita. Tapos kausap ko to, so walang pumapasok sa utak ko. So, inintindi ko mabuti. Yung pala yun, magpapadala pala ng ang Google sa akin ng pera na trial money within 1, 2, 3 business days. So, nag-antay pa ako ng 2 days bago ko makita yung amount na sinend sa akin. So, nag-send sila sa akin ng guess mo. $25. So, in-enter ko yung amount na yun doon para ma-verify yung aking account na legit yung aking account. And boom, yes. Verified ang account ng inyong lola. So, sabi nila, noong February 16 is nagpadala na daw sila sa aking account ng sweldo ko. Chinek ng lola niyo, hindi pa. Wala pa lang pera. So, nag-antay muna ako ng bali, isang araw lang. Ay, dalawang araw. Ayun. And ito na nga yung araw na yun. So, guys, ang aming kumita loob na. Anyway, mula August hanggang January lang yung binayaran nila. Yung pang February, wala pa. Kasi hindi pa namin na-reach yung sinasabi ko nga sa inyo ng kapag wala pang $100, so hindi ka papasusweldohin. So, pang January lang. So, August hanggang January is ang aking sinweldo ng aming YouTube channel ay $141. So, masaya na ako kasi at least kahit pala papano, may sense din yung mga ina-upload namin. So, yun lang guys. So, ang masasabi ko lang is huwag nyo palang baliwalain yung ano, yung YouTube channel nyo. So, lagi nyong i-check kasi tulad ko, binaliwala ako, may mga emails pala na importante na dapat gawin, eh, hindi ko pinansin. So, umabot pa ng 7 buwan bago ko siya, ano, binigyan ng, ano, pansin. So, yun lang. So, I hope may natutunan kayo sa video namin na to. At, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please, subscribe, comment, like, share, and click the bell button para ma-notify kayo sa aming mga latest na videos. Bye!